Magluto na tayo ng isang simple at simpleng-simpleng ulam. Meron tayo ditong giniling, lagyan lang ng toyo, garlic powder, paminta. Itong ating lemon ay piga natin dito. So mga ano lang, around 2 tablespoons ng lemon. Tapos massage-massage natin. Tapos ay make sure lang na na-coat itong ating giniling nitong ating mga seasoning o pampalasa na nilagay dyan. So huwag kayong mahihiya mag-massage gamit ang inyong kamay as long as malinis ang inyong mga kamay ay walang problema sa pagmamassage ng mga pagkain. Itong ating sibuyas. So kalahati lang ang nagamit ko dyan dahil medyo malaki naman nga itong ating sibuyas. Yung ating bawang ay pitpitin lang natin. Alisin natin yung balat niyan. Tapos ay hiwa-hiwain natin yung saktong panggisa lamang. Itabi muna natin yan at ang ating green onion. Hiwa-hiwain lang natin na medyo pabibilog na maliliit. So, nasa inyo na kung medyo paslant pa ang gusto nyo. Siyempre, itong ating sitaw, pampahaba ng buhay, at siyempre, pampasarap. At yung texture niya, yan din ang magdadala sa ating lulutuin. Maglagay na tayo dito ng ating mantika at igisa na natin itong ating sibuyas. So, yung pagkakagisa niyan ay sakto maghiwa-hiwalay lang at medyo mamula-mula. Tapos, idagdag na natin itong ating bawang. Mix-mix lang natin. So, kapag ka dito sa part na to ay lumalabas na yung natural na amoy na masarap. No salt diet tayo dito sa pagkakataong ito. Ayan. Kaya, lalagyan natin ng no salt salt at itong ating minassage-massage na giniling. Halu-haluin natin hanggang sa mamutla yan. So, hindi natin titigilan hanggang meron pang mga pink-pink na part ng ating giniling. Ayan. Haluin lang natin ang haluin. Huwag tayong mauubusan ng pasensya sa paghahalo. Dahil ang gusto natin, wala talagang hilaw or red-red or pink-pink na parte ng ating giniling. O, diba? Ayan. So, simpleng-simple lang. Make sure lang na luto na luto yan. Diyan pa lang makikita mo ay ma-imagine mo na na masarap itong ating lulutuin. Yan. Para sa mga mahilig at mahihilig sa mga simpleng lutuin lang ay itry nyo na itong ating recipe ngayon. Dahil ang gagawin mo lang dito ay magigisa ka lang ng giniling. So, hintayin natin mamutla at kapag kaganito ng outcome, ay ilagay na natin itong ating sitaw. So, naglaga pala ako ahead of time ng itlog dito. Sinabay ko na rin dito para gusto ko naman ay medyo matusta or medyo mas maluto pa itong ating itlog. Nilagyan ko pala ito ng suka tapos paminta. Mix-mix natin. Green onion. Ayan. So, kala nyo lang, ganyan lang itsura nyan. Pero, sigurado ako, napakasarap nyan. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na itong ating recipe na napakasimple lang at talagang pasok sa budget. O, diba? Ayan. Pamparami rin yung nilagang itlog. Dahil sa adobo, usually talaga hindi nawawala yung nilagang itlog. Ready na itong ating adobong sitaw. Tara, tikman na natin. At kung nag-enjoy ka, huwag mong kalimutan mag-follow sa ating Mami K of Krish Kusina. Bye-bye!